Sara Duterte Carpio, Mr. Jethro Junicio, Police Director Ronald De La Rosa, si Jagger Joel Guerrero, the officers and staff of the Armed Forces of the Philippines, and same with the PNP, mga kasama ko sa gobyerno, mga kababayan ko. I just went to an area, may barong po ako, I wanted to glamorize the evening with you in barong, nandyan ho sa baba, but wala na ho akong panahon. I could not find a private papunta dito. We had to go to two sites to break ground for the housing of projects for the civilians. It's 1,000 units. At ang konsuelo ko naman sa dahil inagawan yung armed forces pati police ng mga kadamay, sabi ko sa kanila during a command conference, huwag na lang natin awayan yan, puro tayo Pilipino at pinag-awayan natin ang kahirapan. So sabi ko, relax and I'll build you another one. So simultaneous ito, it's puro gobyerno, but yung kay Mayor Inday was a donation of Ramon Ang. Pero pareho yung sa civilians and another place, yung sa military and police and some of the major services. Nandito lang sa near the city. It's also good for 1,000 units and it will be completed within maybe early next year, sabi nila 18 months. Then I had to rush to the Coast Guard. Nandiyan lang sila sa kabila. But huwag mo lang sabihin sa kanila, I was in a hurry because wala mang baril doon. Ano ang panoorin mo? Puro matatanda na yung iba. Baka langoy pa kaya yung mga yan. Auxiliary na lang eh. Huwag mo maingay. Well, ganito ang problema ko ha. And this has been my problem. I've been just trying to figure out a solution na manalo lahat. Ever since na I went into a service with a president, si Arroyo, I've been telling her na ma'am, ganito ang sitwasyon. Mayor ako, alam ko ang problema. Yung mga mining companies, mga banana plantations, kukuha yan sila ng mga gwardiya. So they go to the different, I sympathize with you guys. So let us try to sort out something here. They will scout for the ideal Coast Guard, the security services. Tapos maghanap yan sila ng mga kung sino ang who's capable of doing it, giving the best service to the company. Ang karamihan kasi ng mga security agencies ganito, dali nila sa opisina, papakita nila, ito yung amin, ito yung uniforme nila, ito yung mga baril na gagamitin nila. And invariably, mga M16, and until now, I'm still wondering, but I'll get into the bottom of it maybe someday. Yung mga AK-74, yung bullet nila, yung 5.56. Yun ang pinapakita nila noon. Tapos yung iba, M14. Alam mo, ang psychology ng isang security guard, ganito yan. Tatanggap ng trabaho yan, baski anong trabaho. Mahirap ang buhay. Total, mayroon naman silang baril. Ang problema nito,
These are the guys that who are willing to work in the bundoks, in the mountains, in the plantations, in the mining companies, na ang kanilang paradigm is just to guard properties. And at the end of the week, they expect to go down to be with their families. Ang mindset nila is not to go to the mountains and fight it out with the NPAs. If somebody would grab an equipment or a whatever is there to be destroyed, they are not the ones ready to die for that. Kaya invariably, baski noon pa, ayaw ko talaga, lalo na magbigay ng armas sa mga CHDF noon na malalayo yung lugar whose houses are, alam ninyo yan, kayong tumanda dito. Kayong mga polis, I've been complaining about it. Because one day, gigising yan, surrounded na yung bahay ng 5-6, talagang ibibigay yung mga armas. You know, as far as I know, as a citizen of this republic, about the only time na nakuha tayo ng barrel from China through Vietnam was yung Karagatan. Yun ang totoo talaga, yung natsambahan nila. Yung Karagatan na armed. But other than that, homegrown, locally generated. Ang worst pa nito, hindi ko na lang sabihin, yes, matter of fact, he's working with me. I got him because he's my friend. Nung may bago siya dito, yung alam ninyo yan, ayaw ko lang sabihin, but it is a costly mistake. And please, when you are there, do not do it. They decided to form another special unit ng CAFGO. Ako ayaw ko kasi kukunin nila doon sa lugar, alam niyo yan, Paradise Imbak, na it was heavily influenced by the NPAs. Halos doong bahay, may kamag-anak sila sa NPA. Eh, but he insisted. Sabi ko, sige. But I, sinabi ko yung misgivings ko. O ngayon, tignan mo. After 2 weeks, pumunta kay Parago. Puta. Dadala yung mga important M16. Sinabi ko sa iyo. Eh, sinabi ko na sa inyo yan eh. Yun naman kay Presidente, sabi ko, wag na kayong pumayag, ma'am, na yung mga security guards, dadala doon ng mga heavy firepower. If at all, shotgun, because they're just there to protect property. Now, how can we boost now sales? Ibawal naman talaga ngayon eh. Maybe corporation, but bawal man talaga ng sa civilian. Pati ayaw ko, ako marami akong baril. I'm willing to give it up. Sa katandaan ko ito, I have lost. Maybe a few. Pero yung sabihin mo, maghunting-hunting pa. When I was mayor, I used to hunt. Nakakapasok ako ng... Nung presidente na ako, away na kami ng NPA. Nung mayor ako, kaibigan kami. Kasi wala masyadong ano. But at this time, may mga reconcilable differences na. Hindi na ako makahunting mag-isa. But I used to go to the mountains alone. And even sleep there in the Maynipa hut. Ang gwardiya ko, mga NPA, kasi kaibigan ko. Ngayon na presidente ako, siyempre iba na ang papel ko, di away kami. So unless they really stop killing my soldiers and policemen, there will be no peace in this land. Ako na una nagbigay ng ceasefire, tapos binastos nila, binaboy nila. Then they started to kill. Even wala pa yung expiration ng period of announcement, pinagbibira na nila na yung mga sundalo, ayaw pa nila aminin. Diyan ako na ang ina dyan sa NPA na yan, sabi ko, you better sign, o bilateral. Bebot Belio called me last night, but pauwiin mo lang dito. Pero kung mag-usap lang tayo, design, ano ba problema dyan? You just sign, I sign, you sign, wala na. And I said, Sisong can go home here. I will guarantee his safety and his freedom.
He will be free to walk around. May sakit na eh. Yaan mo. Season is seriously sick. It's that rare something to do with, not leukemia, but sa bone marrow. Parang ganun na rin. I can come home. I'll pay for the hospitals. Sige, sabi ko, umuisa dito. Pero mag-usap tayo ng mulang lukuhan. Mag-sispire kayo, tapos. Yan ang problema dyan. So ito ngayong, I will not, bagay, that's a rule in Davao. Alamin lang ninyo kung sino yung tao. First, that I will no longer allow yung mga tindahan to sell bullets over the counter. That cannot be done. Hindi tayo matatapos nito. We're just supplying ammunition to the enemy. Kasi may pera sila because of the extortion. And most of the plantation owners and the miners are really paying. Yan ang totoo talaga. So they have the money. So we have to control. Kung may magpabili ka ng armas, make sure kung sino, and I would create an office. May bagong ang DILG secretary by June will be anyo. So doon ko bigay ang guidance sa kanya na how to check it out, that no firearm should ever land in the hands of an enemy of the state. Pati yung bala, post-sports, you can buy mga 20 rounds, ano ba naman yung whole day of firing. Pero kung sabihin na in bulk, I will have to. So if you want to take orders, advise your client or your clients that you have to work on the papers. Make it early because it would be hard for you now to get the bullets. Because we know very well that some of those ammunitions that are purchased are in the hands of the NPAs. That's one way of controlling, and even yung high-powered, hindi na talaga dapat ipagbili yan. No more. Ang security guard, if they're in the mountains, shotgun, okay na may shotgun. Or balik tayo sa 22 until such time that we are over the hump. May problema tayo. We are facing a rebellion. And it's a threat that is really very, very clear. So we have to do, hindi kagaya noon, wala pa itong mga to, itong problema na ito. Na we can, sports ba sa isa is worth it. Huwag naman niya magsobra-sobra. Kaya alam mo kung bakit. Kung nakawin yan, wala rin eh. Kung malaman nila kung sino yung maraming armas, tapos i-raid nila. Dasya has been raided several times in Manila, no, in Bukidnon. And they know where to get the firearms. So, we have to revise some of the rules here, not to make it hard for you to make money, but to protect first and foremost the Republic of the Philippines. But we can do business, but let us make sure that it does not fall into the hands of the enemies, because it would then make it doubly hard for us. Instead of maybe investing the life of one soldier in a fight, if you give them the firepower and the firearms, I would need about 5 soldiers to suppress one enemy. Mahirap yan. It'll take longer kasi sinabi ko sa kanila, sa NPA, sabi ko, bot sabihin mo sa mga yan, we have been fighting this war 50 years. And if they want to fight another 50 years, ako sabi ko, I'm pissed off already. Because they have been attacking my because I'm the commander-in-chief, so my soldiers and my policemen. Yan ang mahirap dyan. So a little bit of, I am sure the next DILG
He's a military man, he's the chief of staff now. Siya na yung maging DILG. And we will discuss it with you, so that we can come up with reasonable ground rules na hindi naman kayo malugi, that you can do business as usual, but never, never give the advantage to the other side. Because hindi ako talaga papayag ng gano'n. I will not allow it, simply. Because first and foremost, maybe is to serve you, but then my endeavor always would always be the protection of the country. So with that, I congratulate you for this last buy na ito. Kay next month, wala na, bawal na lahat, pati yung mga collection. Soon after that, pag nanakawan ka, na hold up, ubus lahat yan, pupunta na naman sa kalaban. I said, you know, it's a raw talk, what I would need one soldier to invest in any fight. Pagka marami ng bala at maraming, I would be investing 10 soldiers for one enemy. Because especially, they can choose the time, they can choose the place where to engage. So I do not have that luxury of numbers of soldiers to stretch out all over the Philippines. Sila ang mamili eh. Dito tayo sa Caraga bukas. Bukas Del Sur ang tirahin natin. Ako, I can only, you know, tell them to be ready. At saka itong meron kasi akong plano, but it's being done. Itong army, sumunod na lang because tapos na ang police, Glock yung inyo. Yung kay army, nandito si army? Army yun. Sabi ko, 130 ito lahat sila. Gusto ko lahat, pareho ng pulis, bigyan lang lahat ng sundalo ng armas, sidearm. Alam mo bakit? Maglabas ka tiito ng kampo sila, army. Pag walang, hindi na kayo nupurmi, hindi magdadala ng long arms yan. Ito naman mga sundalo ko, hindi ko maintindihan, but they just... Nakikita ko, malabas ng kampo, dansa lang, basta wala ng uniform eh. Kaya nung nakaraang dalawang buwan, pinagpapatay, kumuha lang ng... Kaya nasaktan, sabi ko po, baski wala namang kalaban-laban. So I decided to invest na lahat ng sundalo, biglang ko ng ano. Pito, ito lang ang masasabi ko. I'm just trying to be fair to everybody. Yung Glock sa polis, karamihan ng mga polis, mga tamad naman. Gusto na yan, magsige. Totoo, matagal ako mayor, 23 years. Mga polis, minsan yung revolver nila noon, tagtatlo lang ang bala. Polis na ito. Minsan, nung punta ako ng Pakibato, ako wala ako problema noon. Mayor ako, talagang in and out ako. Nakakausap ko, pati si Inday, kinausap niya si NPA noon. Kami lang sa helicopter. Kami lang tatlo ni Bong, pati yung piloto, yung asawa ni Mabel Acosta, Air Force mo yan noon. Pero nung nagpadaan ako ng pag makita nila akong dumaan, humahabol. Sabi ko, dyan lang kayo. Na hindi sir, kasi kailangan talaga. Pagdating doon sa taas, sabi ko, ilang reserva mo na magasin? Siya sir, ito. Kinuha doon sa likod, sir, may reserva isang putang ina. Yan lang ang bala natin. Uy, sir, okay na kami dito sir. Maubos tayo nito. Yung pag-uwi ko, sinasabi ko, hoy, mga NPA, huwag mong galawin to, ha? Walang bala yan, wala kayong makuha dyan. Huwag niyong galawin yan. Pinapauna ko pa. Sabi ko, asos ang basta polis. Tanongin, yung M16 mo, puputok pa yan?
Ewan ko, sir. Matagal na ito na hindi na. Diyan ka lang sa estasyon mo. Ay, ang polis, kaya ako... Huwag kayong pumakyat ng bukid. Kaya, di ba, na-capture kayo? Yung ilang ba kayo nung na... Putak at bubong. Sabihin mo, i-release yung mga sundalo. Anong ginagawa niya? Marami kayo noon, mga anim o pito. Tawagan ko si, buta, buhay pa si Parago noon. Tawagan mo si Parago, sabihin mo na i-release niya yung mga sundalo. Ang sundalo, walang problema. Kasi, basta, hindi naman na pinapatay ang... To the credit, ha? In fairness also to the inmates. Wala talaga yan sila. No torture, no nothing. Pero yung malaman ko na policewoman, ayan, apurado ako. Kasi hindi ko minan yung sa Surigao, hindi ko alam, dalawa pa lang na-capture, babae, police, ay mga NPN na to. Kaya napilitan umakyat doon sa bukid. Sa uli, yung babae, kaya hindi kasali yan sa away. So, ngayon, hindi ko na maasahan yan. Hindi naman ako titirahin yan. Kasi pag pinatay nila ako, wala na silang kausap. Sino ang kausapin nila? Si Robredo. Patay. Sino maniwala kay Robredo? Josep. So, hindi ako patay, pero magkalaban na kami. I mean, at saka yung masakit na ang salita ko. Sumusubra eh. But anyway, my plan is really to deny them. Deny them of space, deny them of weapons that can match. Hindi pa malayo pa. Not even by a mile. Baski magira tayo ng another 100 years, wala silang makuha nitong barangay. They cannot even capture one barangay. Totoo lang. But in the meantime, marami naman tayong mahirap kasi ang totoong walang armas. It's better really, I'm telling everybody, it's better na may armas ka. Practice ka lang sandali. And if you do not need it, fine. It's everlasting credit to you. Ang mahirap yung kailangan mo tapos wala ka. Ayan ang, because the Philippines, you know what? Sobra ang firearms in the hands of persons who are not authorized. Danau makes a 45. Dito sa Cotabato, kaya nila. Kaya nga nila gumawa ng baret. Kaya lang, ayaw ko makatama ba yung mga yawa nila. Kailangan maraming armas dito sa Pilipinas. So, at this level now, it's a bit dangerous to... Hindi sabihin mo, it's more dangerous to be not without a firearm. Kaya ako, I'm telling you, baski 22 lang. 22,380. Huwag na lang yung mga pangampong sportsman. I've been telling everybody, get a gun. If you're qualified, get a gun. It's better to be prepared. Huwag na masyadong sa labas, makatakbo ka pa. Ang problema when you are invaded, when there is an invasion in your house, and you have to protect a family. So, I'm discouraging also from the collectors of... Pagka marami na, pag natimingan kasi, natatimingan nga yung mga security agency, lalo na bahay. So, it's too many, it's not also good. Because there's always that odds of increasing the danger. So, I need not talk more. Hindi naman kayo ang pinuntahan ko dito yung baril, sa totoo lang. So, may I be excused and say, thank you for inviting me. Salamat po. So, where's the gun?